sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Showbiz Fanatic. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Dahil sa kasinungalingan mo, nadami pa ang mga Pilipino. 5,500 plus flood control project ng gobyerno, walang katotohanan at puro lang raw imbento. Pinagtawanan ng maraming netizen ang tila samot-saring alibay ni President Bongbong Marcos Jr. nang magkaroon ng pagkakataon ng media na ma-ambush interview ito patungkol sa bagyong Karina. Halos hindi makapaniwala ang maraming netizen na ilang araw lamang matapos ang kanyang sona, mukhang sinisingil raw kaagad ng Diyos at ng kalikasan ang kasinungalingan ng pamahalaan. Saan raw napunta ang higit sa 5,000 flood control project? Gayong lubog ang tao sa Kalakhang, Maynila nang dahil sa baha. Ang tinatayang budget nito na higimit kumulang na 200 billion pesos ay saan raw ba pinagbubulsa ng mga tiwaling opisyalis ng gobyerno na kung tutusin, ang proyekto nito ay binudgetan ng 1 bilyong piso kada araw. Saan raw ito dinala ng pamahalaan kung hindi sa mga buhayang politiko? Dahil kung sa proyekto para sa tao, di sinsanay hindi raw binaha ang mga Pilipino. Nang dahil dito, binanatan ng maraming netizen ang Pangulong si President Marcos Jr. at tila isinupalpas dito ang pagiging incompetent ng Pangulo at hindi mapigilan ng maraming netizen na halos isumpa ang di umunay kapalpakan ng kanyang gobyerno. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media. Kasalanan din naman natin kung bakit tayo kawawa tuwing may bagyo at baha. Maging totoo tayo sa sarili natin mga boss. Isipin natin to, taon-taon na lang bumabagyo. Taon-taon na lang bumabaha. Pero kada taon, nagtitiis lang din tayo. Pinagmamalaki pa natin sa buong mundo na resilient tayong mga Pilipino. Hindi ba natin naisip na hindi naman pagtitiis o pagiging resilient yung kailangan natin sa problemang to? Alam nyo ba na mahigit 1 trilyong piso ang gagastusin ng gobyerno para sa mga infrastructure projects para sa taong to? At mula sa 1 trilyon na yan, 255 billion ang gagastusin ng gobyerno para sa mga flood control systems. At mula 2021 hanggang sa taong to, mas lumalaki ang budget na nilalagay sa flood control program. Eh, bilyon-bilyon naman pala yung pondo eh. Saan napupunta yan? Eh, halos kada linggo may binabakbak na daan. Yung ayos, sisirain. Yung sira, hindi aayusin. Tanginang bansa to, mga boss. Baliktad yung utak ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga nandyan sa DPWH. Tapos kung makapag-report na nakatapos na ng libu-libong mga proyekto, kala mo totoo yung sinasabi. O di yan, pinasinungalingan kayo ng Diyos tsaka ng kalikasan. O nasaan yung mga pinagmamalaki nyo na flood control program? O eh bakit nalubog yung buong Metro Manila? Hindi masama ang magtiis. Hindi masama ang pagiging resilient. Pero wag tayong magpakatanga at hayaan na gamitin to ng mga politiko para maging excuse na kurakutin yung pondo ng mamamayan. Pera natin yan! Pansin nyo, pag nagkandaleche-leche na at lumubog na tayo lahat sa baha, anong sasabihin ang mga politiko na yan? Tara, magbayanihan tayo! We are proud of the Filipino spirit, the bayanihan spirit. King inang bayanihan spirit yan. Naging gobyerno pa kayo kung iaasan nyo lang din naman sa amin yung pagresolba sa mga problema namin, gaya ng baha. Tapos anong ibibigay nyo sa amin? Dilata? Bigas? Gamit na damit? Grocery na may pangalan at malalaking mukha nyo? Tutulong kayo kunwari? Lulusong kayo sa baha? Pagmumukain nyo mga sarili nyo na hero? Eh kaya nga bumabaha dahil sa incompetence at pangungurakot nyo eh. Ang kapal ng mukha ng mga politikong to. At para sa'yo, DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang laki-laki ng budget ng ahensya mo. Pangalawa sa pinakamalaki sa buong bansa. Pero yung mga proyekto ng DPWH, sa halip na kaginhawaan, perwisyo ang dulot sa amin. Palibhasa, negosyante ka kasi kaya wala kang alam sa buhay ng ordinaryong mga manggagawa at Pilipino.
Kaya mga boss, kung gusto nating hindi maging kawawa tuwing may bagyo at saka baha, tigil-tigilan na natin yung pag-romanticize sa resilience na yan. Ang kailangan natin, programa at proyekto na papakinabangan ng lahat ng ordinaryong Pilipino. Naku mga lords, ito pala ang rason bakit walang flood control. Manila will be put under a state of calamity. And this is because talaga hindi maganda ang ating dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially the traditional low-lying areas like Namotas, like in Malapapatagipan. These are all these places that mababa talaga sa dagat yan, kahit lagi nababa. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa ito. So sabi ni President BBM, nasira daw ang flood control natin dahil binangga ng barko. Mr. President, President BBM, this is not personal ha, kasi presidente ka naman ng Pilipinas and we have the right to express our opinion, no? Pero imposible naman yung sinasabi mo na yung flood control nyo or yung flood control project na sinasabi mo ay nabangga lang ng barko? Parang sinira lang ng barko? Nako, Diyos ko, di ba? Kaya nga, actually, Mr. President, nadala na ang tao, no, doon sa pinapangarap nyo at sinasabi nyo during campaign pa na bababa ang presyo ng mga bilihin, diba, lalo na ang bigas. Tapos ngayon, yung flood control, pinagmayabang mo pa sa zona, 5,500 flood control. Tapos sasabihin nyo lang po ngayon sa amin na nasira ng barko. Nako, Mr. President. Diba? And I've heard billion ang budget sa flood control. Pero nauna ang flood, diba? Baka siguro to be followed na ang control. Ayun. Sabi ni kagalang-galang nating presidente. Ayun, kasi kailangan daw mag-respect eh. Sabi ni Mr. President, flood control did not work properly due to trash. Ito talagang mga barko at saka basura. Kayo talaga, 'di ba? Kayo ang rason bakit nasira ang flood control eh. With all due respect, Mr. President. 'Di ba pag may mga flood control project, bago 'yan siya isagawa. 'Di ba? Baga parte na yan, no? Yang basura. Di ba dapat naisip na yan bago gawin yung flood control project na yan? Di ba? Siguro, ano lang eh. Kumbaga, sinasabi na lang talaga yan ni Mr. President to save his image. Kasi grabing pinagmamayabang niya talaga sa zona eh, di ba? Yun na nga lang ang isa sa mga project na ipagyayabang ng administrasyon na to. Na-booking pa. Lesson learned, no? Talagang lesson learned talaga. Kasi as I know, half billion pala ang budget sa flood control. Ang laki naman nun, di ba? Familiar kayo ng BGC? Alam niyo ang BGC, ang ganda ng flood control management doon. Hindi inano doon, no? Kumbaga hindi binaha sa BGC. 'Di ba? May kaya naman pala, may certain place naman pala na pag maayos yung flood control, hindi babahain. Sir, about the flood control project, kumusta po yung situation? I don't think we can talk about that now. Nako, Mr. President, naalala pa namin, grabe, pinagmamayabang nyo pa yan sa zona. Palakpakan pa nga mga kongresista eh, no? Grabe, ang lakas ng palakpak nila. Imagine ninyo mga lords. Kilaki-laking
budget sa flood control. Di ba na Senate hearing pa nga yan eh. Kasi ang laki-laki ng budget dyan. Tapos anong nangyari? Di ba? Pag sa pagkain, pag sa SONA, 20 million pagkain lang yan sa SONA. One day lang ha. Pero grabe. Grabing preparation, di ba? Talagang todo bigay. Now, ngayon niya sabihin kung talagang yung pondo, nagamit ba yan sa tama? Kasalanan din naman natin kung bakit tayo kawawa tuwing may bagyo at baha. Maging totoo tayo sa sarili natin, mga boss. Isipin natin to, taon-taon na lang bumabagyo. Taon-taon na lang bumabaha. Pero kada taon, nagtitiis lang din tayo. Pinagmamalaki pa natin sa buong mundo na resilient tayong mga Pilipino. Hindi ba natin naisip na hindi naman pagtitiis o pagiging resilient yung kailangan natin sa problemang to? Alam nyo ba na mahigit 1 trilyong piso ang gagastusin ng gobyerno para sa mga infrastructure projects para sa taong to? At mula sa 1 trilyon na yan, 255 billion ang gagastusin ng gobyerno para sa mga flood control systems. At mula 2021 hanggang sa taong to, mas lumalaki ang budget na nilalagay sa flood control program. Eh, bilyon-bilyon naman pala yung pondo eh. Saan napupunta yan? Eh, halos kada linggo may binabakbak na daan. Yung ayos, sisirain. Yung sira, hindi aayusin. Tanginang bansa to, mga boss. Baliktad yung utak ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga nandyan sa DPWH. Tapos kung makapag-report na nakatapos na ng libu-libong mga proyekto, kala mo totoo yung sinasabi. O di yan, pinasinungalingan kayo ng Diyos tsaka ng kalikasan. O nasaan yung mga pinagmamalaki nyo na flood control program? O eh bakit nalubog yung buong Metro Manila? Hindi masama ang magtiis. Hindi masama ang pagiging resilient. Pero huwag tayong magpakatanga at hayaan na gamitin to ng mga politiko para maging excuse na kurakutin yung pondo ng mamamayan. Pera natin yan! Pansin nyo, pag nagkandaletse-letse na at lumubog na tayo lahat sa baha, anong sasabihin ng mga politiko na yan? Tara, magbayanihan tayo! We are proud of the Filipino spirit, the bayanihan spirit. King inang bayanihan spirit yan. Naging gobyerno pa kayo kung iaasa nyo lang din naman sa amin yung pagresolba sa mga problema namin, gaya ng baha. Tapos anong ibibigay nyo sa amin? Dilata? Bigas? Gamit na damit? Grocery na may pangalan at malalaking mukha nyo? Tutulong kayo kunwari? Lulusong kayo sa baha? Pagmumukain nyo mga sarili nyo na hero? Eh kaya nga bumabaha dahil sa incompetence at pangungurakot nyo eh. Ang kapal ng mukha ng mga politikong to. At para sa'yo, DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang laki-laki ng budget ng ahensya mo. Pangalawa sa pinakamalaki sa buong bansa. Pero yung mga proyekto ng DPWH, sa halip na kaginhawaan, perwisyo ang dulot sa amin. Palibhasa, negosyante ka kasi, kaya wala kang alam sa buhay ng ordinaryong mga manggagawa at Pilipino. Kaya mga boss, kung gusto nating hindi maging kawawa tuwing may bagyo tsaka baha, tigil-tigilan na natin yung pagro-romanticize sa resilience na yan. Ang kailangan natin, programa at proyekto na papakinabangan ng lahat ng ordinaryong Pilipino. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.